Gusto mo bang kumita ng passive income kahit sa maliit na puhunan lang? Yung income na makukuha mo kahit hindi ka pa mag-work or kahit tulog ka pa. Sa video na ito, magbibigay ako ng 5 passive income ideas sa maliit na puhunan. Hindi na natin sasama dito yung ilang mga passive income opportunity tulad ng mga paupahang bahay, dahil ito ay nagre-require ng malaking puhunan. Stay tuned sa dulo dahil magbibigay pa tayo ng iba pang mga tips. Pero bago tayo mag-umpisa, i-like mo na rin ang ating video. Kung bago ka dito ay mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para hindi mo miss out mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, Vendo Machine Business. Isa ito sa mga business na kaya magbigay sa inyo ng passive income kahit sa maliit na puhunan lang. Usually yung mga vendo machine related na business, mga nasa around 20,000 pesos lang ito or even less pa. Pero depende yan sa anong klase. Sa mga di familiar, ito yung mga machine na hinuhulugan ng 5 pesos, 10 pesos and so on. At meron kasi mga vendo business na pwedeng para sa kape, pwede yung piso wifi, o kaya yung may loading station and charging station. Pero itong nakikita kong patok especially sa mga probinsya or even dito sa metro ay yung car wash vendo na business. Ito yung maghuhulog ka for example ng 5 pesos or 10 pesos sa machine, tapos pwede mo nang linisan ng iyong motor or iyong sasakyan. Parang totoong car wash na rin ito dahil meron mga shampoo, sabon, may pressure din yung tubig and so on. Kaya katulad sa probinsya na malalawak ang mga lupain dyan, tapos meron kayong extra space sa harap ng bahay, sa gilid, or may extra kayong lote, pwede nyong i-convert ito na para bang car wash business na kayang patakbuhin ng kanyang sarili kahit wala ka pa dun. Imbis na tenga lang ang extra na space sa bahay mo, pwede mo na rin itong pagkakitaan. Sabihin natin magkakaroon ka ng extra na 3K, 5K kada buwan. Okay na rin yun, diba? At least hindi ka naman masyadong napagod kasi nakaset up lang naman yan. And kapag nakabawi-bawi ka at malakas naman dyan sa pwesto mo, pwede ka rin mag-reinvest ng isa pa para at least dalawa na yung posibleng mag-car wash sa inyo. Madali na lang rin naman bumili ng ganito dahil maraming seller nito sa Lazada, Shopee, and even sa FB Marketplace. Number 2, crowdfunding. Ang crowdfunding naman ay isang proseso para makapag-raise ng mga funds upang maumpisahan or mag-scale pa ang mga business. Kasi syempre, kailangan ng kapital lalo na kung lumalaki na ang operasyon ng isang negosyo. So, ang ginagawa ng mga ibang negosyante ay para bang manghira muna sila ng mga pera sa ibang mga tao or sa bangko. Tapos ibabalik nila yon ng may interest or tubo na. Let's say, yung 10,000 mong pinahiram ay naging 11,000 pesos sa loob ng 6 na buwan. So, parang ganun yung idea. Pero ngayon, hindi na ito sobrang manual tulad ng dati kasi marami na rin mga online platform ang gumagawa nito. Isa sa mga sikat nga dito ay yung Seedin. Dito sa Seedin, pwede kayo mag-invest sa mga business ng as low as 1,000 pesos only. Tapos, posibleng tumubo yan ng around 5% to 12%, so depende yan. Naka-indicate naman ito sa loob ng website or app. Ngayon, may duration din yan, pwedeng 5 months, 6 months, or 1 year yung duration. Pwede rin kayong makareceive ng monthly repayments. Tapos, makikita nyo rin dito sa loob kung magkano yung potentially nakikitain nyo base sa amount na ilalagay nyo dito. Siyempre, mas malaking amount, mas malaki rin yung potential na earnings. Secure naman itong Seedin and nakaregister naman yan sa SEC. Pero tulad na ibang mga investment, may risk din dito. Siyempre, mag-invest lang kayo ng mga pera na willing nyong isugal at hindi nyo kailangan kagad. Madali lang din naman ito gamitin para lang din naman kayong gumagamit ng social media dito. Baka sa una nakakalito pero eventually matututunan din. Need lang din naman na mag-register ng valid ID, proof of address, kung ano yung mga usual na kailangan sa ganito. Tapos bank accounts and even GCash pwede rin gamitin pang top up ng funds dito. At kapag kumita ka na dito, ay pwedeng diretso na rin ito sa iyong bank account. Number 3, digital banks. Isa pa itong way para kumita ka ng pera kahit wala kang ginagawa. Sa ngayon, marami ng mga digital banks na nagsulputan. Meron Tonic na alam kong around 6% ang pwedeng tubuhin ng pera nyo dito. Meron din sa CIMB yung nasa GCash, Komo at iba pa. Pwede nung gamitin ito imbis na nakatenga lang yung mga extra na pera o yung iba nga ay mga emergency fund ay sa ganito nakalagay. Kasi nga naman, majority sa mga traditional na banko, ang tutuboy ng pera mo ay wala pang 1%. So sa ngayon na medyo mahirap ang buhay, malang mga bilihin, tumataas ang inflation. So somehow, dito sa mga digital banks ay kahit papano ay malalabanan mo ito. And sobrang dali lang rin naman gamitin. Usually nga sa mga ganito ay magda-download ka lang ng mga apps via App Store or Play Store. Hindi mo na need pumunta ng mga branches sa labas ng bahay mo. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, may cellphone ka, at internet connection, makapag-register ka na sa mga kahit anong digital banks. Meron ding mga digital banks tulad ng sa Komo na magkakaroon ka rin ng physical na card for free. I-deliver pa ito sa bahay mo after 5 banking days sa pagkakatanda ko after mo mag-register sa kanila. Siyempre, since physical card na yan, pwede mo rin i-withdraw yung mga naipon mong pera dito
via ATM at ma-convert sa physical cash. So sobrang dali na ngayon sa totoo lang na mag-apply sa mga digital banks. Number 4, G-Invest. So ito naman yung isang feature na nasa loob ng GCash. So sa G-Invest, ito yung isa sa mga easiest way at pinakamura na halaga, as low as 50 pesos lang para ma-expose ka na sa mga investment products. May mga market funds dito, index fund, feeder fund, and even mga funds na naka-invest sa mga international companies tulad ng Amazon, Sony, at iba pa. Siyempre kapag mga low-risk investment lang dito, yung kikitain mo, low lang rin. And kapag mga high-risk naman, high-high din yung posibleng kitain. Pero tulad din ng ibang mga investment, may risk din dito na bumaba yung value na nilagay mo or kikitain mo. Well, kahit saan naman kasi ganito, mapastocks man yan or crypto. And mas malaki ang potential na kikitain nyo if consistent kayong mag-i-invest. Imbis na 50 pesos only lang ang nilagay nyo dito. Pero isa pa rin ito sa mga easiest and affordable na potential passive income na pwede nyong subukan. At mamaya ay magbibigay pa ako ng iba pang ideas. Number 5, create content. Sa totoo lang, hindi mo naman need ng gumastos ng malaki para makapag-create ka ng content sa any social media platform. Excuse na lang yun na kesyo wala kang matino or mamahaling mga gamit. Kasi kahit cellphone mo nga lang ay pwede ka naman ng gumawa ng content. Hindi mo naman need ng worth 30k na mga equipment bago ka pa mag-umpisang mag-vlog and so on. Sila ko nga nag-start na simple lang. Hindi naman sobrang high quality na mga equipment niya pero nagawa niya pa rin. Kahit nga sa channel natin, actually, I think first 5 months siguro ng uploading dito ay wala akong sariling mic. Hiniram ko lang ang mic ng isa kong pinsan na nagre-recording ng mga kanta niya. So pinapoint out ko lang dito ay hindi mo naman need na gumastos ng malaki para mag-umpisa. Kasi lamang pa rin yung merong nagagawang content kahit na low budget pa yan kumpara sa may mga budget pero wala namang content na nalalabas. Kaya useless rin kahit sobrang mahal pa ng mga equipment mo kung wala ka namang upload. Anyway, hindi man maging passive income ang paggawa ng content sa umpisa, pero kapag napag-build ka na ng mga content, mapavideo man yan, mga pictures, post or even huge following, subscribers, ay pwede pa rin itong maging way para kumita ka ng passive income. Siyempre, isa sa mga common na way ay ang pag-monetize ng inyong videos, mapa-Facebook man yan or even YouTube. Kasi kahit na ilang taon nyo nang nagawang isang video, ay posible pa rin itong kumita as long as may nanunood. Kaya nagiging passive income pa rin ito 24/7 kahit tulog ka pa or kung nasaan ka man. Pwede rin mabawasan yung workload mo kapag na-delegate mo na sa ibang mga tao yung ibang part ng work mo tulad ng editing na ginagawa rin ng ilang mga vloggers. Hindi lang rin naman YouTube ang way para kumita bilang isang influencer or bilang isang content creator. Pwede kahit sa Instagram page ka or Facebook page, kumikita din ito via mga brand sponsors, pwede rin sa mga affiliate links or even mag-create ka ng sarili mong product. Magbenta ka ng mga merch or mga digital products, memberships, mga courses or ebook na hindi mo na need pagkagastusan ng paulit-ulit as long as ma-setup mo na ito. Actually, isang ang hack ngayon kung gusto nyo mapabilis ang growth ninyo ay via TikTok kasi sobrang kakaibang algorithm dito na mabilis kang mag-viral. So kahit maliit ang kinikita mo sa TikTok pero kapag nag-viral ka naman, pwede mo i-redirect sila sa iyong FB, YouTube or even sa mga online store or own product na meron ka. Now, since umabot ka dito, ito pang ilang pwede mong gawin. Bonus, MP2, stocks and crypto. So sa MP2, para rin itong savings account pero mas malaki ang tutubuin ng pera mo and for as low as 500 pesos, pwede ka nang mag-start. Pero ang kinaibahan sa MP2 ay nakalock ang funds mo sa loob ng 5 years. Sa stocks naman, pwede ka mag-invest sa mga companies and mag-earn ng mga dividends. So ito yung parang passive income dito na makuha mo pwedeng once a year or twice a year, so depende. Pwede ka rin kumita kapag nagbenta ka ng mga hawak mong shares. Sa crypto, parang ganun din. Pwede kang kumita sa pag-sell ng mga crypto na hawak mo. And pwede ka rin mag-stake kung saan para itong banko sa crypto na tumutubo rin na usually ay mas malaki ang interest kumpara sa mga traditional na banks. Sa stocks and crypto, hindi mo naman need ng sobrang laking kapital kung gusto mo mag-try dito. Pero syempre, importante na may sapat ka ring knowledge bago ka sumabak sa mga ganitong risky na investment. Pero bago tayo matapos sa ating video ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming crypto only channel. Kaya in summary, itong 5 passive income ideas sa maliit na puhunan. Number 1, vending machine business. Number 2, crowdfunding. Number 3, digital banks. Number 4, G-invest.
number 5 Cred content at bonus MP2 stocks at crypto. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!